Hindi lang honey ang alok ng binisita nating farm sa Batangas. Balikan po natin si Chef JR para riyan. Chef! Chef JR, good morning! Sir Egan, hello po. Hi ma'am, good morning po. Ayan, nandito pa rin tayo sa farm dito sa Lipa, Batangas at kasama ko pa rin si Sir Joseph. Kanina pinakita namin sa inyo yung basics, yung itsura ng mga boxes, ng mga colonies, and kung paano mag-harvest. Siyempre, kung gagawin po natin itong negosyo, para makompleto yung cycle, ito papakita namin sa inyo kung paano nyo siya maibobote. So ito po, meron tayo dito yung parang pinaka-extractor ang tinatawag natin dito sa equipment na to. Ay makikita natin, talagang nilalantakan pa rin ng ating mga bubuyog yung ating honeycomb. And kadalasan po, gumagamit talaga sila ng smoker. That is para syempre mabugaw sila, hindi sila maging casualty doon sa proseso natin. And basically yan, ito lang yung mga puno pa nating honeycomb. Ilalagay lang natin dito, di ba sir? Okay, so ito yung parang buong proseso. And disclaimer lang din po, normally kapag nagbobote po sila and yung iba pa nating mga beekeepers, eh nasa secure na lugar. Hindi po sila nasa open and yung mga condition po mas kontrolado. Dito lang po para mas makita ninyo and mas ma-appreciate natin yung pinagdadaanan ng mga pinaka gusto nating alternative sa asukal, which is yung honey. So yan, once na mailagay po natin yung ating, ano tawag sir, sa may very interesting na sinabi si sir kanina, may Tagalog pala ang ating honeycomb. Opo. Tinatawag po siya sir, saray. Saray. Opo. Okay. Tapos yan, i-secure lang natin yan. Filtration na rin po yung proseso na pinagdadaanan niya kasi kailangan matanggal din natin yung mga impurities na pwedeng maisama dun sa bote. Pero pinaka-importante po is yung boteng gagamitin ninyo is na sterilize. So yan. So we have here yung ating equipment. Ito po yung design na to sila na lang din yung gumawa. Available po yan. So if you're interested doon sa paano makakakuha ng gantong equipment, pwede po kayong umontak yung mga local beekeepers natin, magtanong. And then, Sir Joseph, habang pinipihit natin ito, ano po yung mga starter tips na may bibigay po ninyo para sa ating mga nagbabalak mag-alaga or mag-umpisa ng gantong negosyo? Para sa mga kababayan nating interesado sa pag-aalaga ng ating laywan or honeybee, so ang startup na colony is kailangan mga 2 to 3 colony ang aalagaan natin. So, mahirap siya kapag nag-iisa lang yung ating colony. So, laging 2 to 3 colonies yung startup natin. Okay, tapos, make sure din yung ating location is dapat applicable, merong mga sources ng nectar, mapuno, ganun. Okay. Tapos, ano pa po yung mga ibang factors na kailangan nating ma-consider para mas maganda yung harvest natin ng ating honey? Yung factor po na kailangan po natin is unang-una po yung ating climate. Kahit po gaano tayo kagaling mag-alaga ng ating bees, once po natamaan po tayo ng bagyo, unang-una apektado po yung ating magiging honey. So, nakadepende po ang ating harvest sa ating din pong nature. Yan. Okay, syempre, lagi naman po talagang kanyan kailangan i-consider, di ba? Yes po, po. So yan, ito po, yan, normally, marami na talaga ito. Pero opo, ito yung pinakasample natin. Again, yung opo, bote natin dito, sterilized na siya. Yes po. Kasi yung isang ganito po, nagre-range po siya ng mga 10 to 15 kilos na honeycomb. Kaya see, po medyo kakaunti lang po yung ating na-extract ngayon. Okay. Yan. Makikita niyo po yan, wala na po tayong nilalagay na preservatives. Ay, opo. Hindi po siya niluluto, raw po yung ating honey. Yun po yung pinakamaganda. So yung nutrients, yung lahat ng benefits ng honey, purong-puro natin talaga natin makukuha yan. Ano? Yeah. Ayan. So ito po yung sample natin, mga kapuso, opo, ng raw honey. Tapos yan po yung bote na nagawa natin. And ilang buwan to sir? 2 months, up to 2 months. Yes po, 6 diba? Weeks to 2 months po. Ayan. Tuwing rainy season. Pag rainy season, dun siya mas matagal. Opo. And pwede na natin tong takpan. Opo. Asin. And syempre, sir, ang dami lang natin. Bukod po sa honey, marami pa tayong produktong pwedeng gawin. Ito makikita po natin dito. Of course, meron tayo dito yung pure form.
meron din tayo nung iba pa nilang produkto dito. Ano-ano yung meron tayo dito? So, meron po tayong cocoa jam, peanut butter, honey cider, tapos makapuno. Makapuno. Po. So, lahat po yan, cocoa jam and peanut butter, honey po yung ginamit nilang pampatamis dyan. So, napaka-amazing, napaka-interesting yes, yung po. Diskarte na to. Imagine nyo po, sky's the limit yung pwede ninyong gawin with your honey business. And maraming marami pa po tayong pwedeng i-share sa inyo. Kaya lagi lang po kayong tumutok dito sa nangunguna at nag-iisang pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit!